Mare pare, 'di ba? Parang may utang ka sa mga inaanak mo kahit wala ka na sa Pinas. Ayan, 'yan yung mga tunog. Madali rin kasi yung Filipinos maapektuhan ng false guilt. Yeah. False martyr, false guilt. Technically, hindi mo financial responsibility ang inaanak mo. It is the financial responsibility of the parent. Paano magkakaroon ng utang ang isang godparent sa bata? Paano mo ako sisingilin sa utang ko sa bata? Eh, I'm just supposed to give what I'm led to give. Kasi cultural impression ng ninong-ninang is pera-pera lang. So dapat every birthday may gift ka. Every Christmas may gift ka. Ang nagdidikta na may utang ka is yung parent ng child. Yes. Hindi yung godparent. Tama? O ngayon, ano yung totoong godparent function? May problema tayo, mag-asawa. Bawa, bata tayo, may problema tayo sa bahay, nag-aaway si mama, papa. Punta tayo kay godparent, di ba? Meron ba kayong oras para sa amin? Kasi nag-aaway na sila, nagsasampala na, may kutsilyo na, nagpapasaga na ng plato, nagtatapon na ng cellphone. Parang wala daw kaming kwenta, baka iwanan na daw kami, wala na kami matakbuhan. So pupunta tayo sa ninong-ninang natin, di ba? Right. And then ask for their advice. Oo, yun ang tama. O ngayon, paano naging ninong and ninang na ako ang nagdidikta na, oy, meron kang utang sa inaanak mo? How can that be? Tinan nyo ang godparent, kaya nga siya godparent, mas mataas siya na function, tama? Godparent ka sa isang couple na pag may problema sila, pupuntahan mo sila, tama? Godparent, mas mataas sila eh, mentor sila eh. Yeah. How is it na may utang ka sa mga inaanak mo, ang nagdidikta yung nasa ilalim? So, godparent, mataas, lalapitan ko for problems dapat, pero akong parent, nagdidikta sa godparent kung magkano kailan ang utang niya sa anak ko. So, paano siya naging godparent? ATM lang siya lumalabas. Nagigilty siyang ATM. Yun ang definition ng, ang totoong definition ng godparent. Pinapagilty. Pinapagilty na ATM machine. Kasi hindi yan naman magigilty kung hindi siya laging pinaparinggan. Baliktad. Kasi ang godparent, parang ano yan, guardian yan eh. Yes. Yes. Guardian actually, yan eh. It's guardian. Parent. Legal guardian. Legal guardian, second parent. So, how is it na yung godparent dinidiktahan kung magkano ang utang niya dun sa anak? Paano mo didiktahan yun? Nadidiktahan ba natin ang godparents natin? Question. Hindi. Hindi. Alam mo, sa totoong buhay, you cannot dictate to your godparents na parang, ay, chinky! Di ba ganon? Hindi pwede. Hindi pwede yun. Yung mga godparents, nirespeto yun. Kasi nga, it's their wisdom. Yung malakas nilang marriage, kaya ka nga nagpapagabay eh. Kasi nga, godparent mo yan eh. In fairness naman, it's usually the parents of the child ang hindi rumirespeto dun sa godparent. Kasi parang usually peer nila eh. Halimbawa, ako, may anak ako, kukunin ko yung friend ko na pwede kong hingan ng pera. Correct. So as a parent, I see the godparent as my peer. Peer. Kapantay. So, hindi, kapantay ko siya. Or baka nga, kung dominante ako at alam kong gentle, supportive yung friend ko at maraming pera, baka pwede ko rin siyang abusuhin. I may not say it, pero ganun din yung magiging trato ko sa kanya. Lalo na kung alam ko hindi siya marunong humindi. Ngayon, hostage. Yung godparent, siya yung hostage nung parent. Di ba? Hino-hostage mo yung... Hold up. Hino-hold up mo yung ninong-ninang. Pinapagilty mo siya na ATM machine.